Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod, Drone TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ayun na nga no, mga kababayan, patong-patong na kaso ay naisampa na nga laban dito kay Arne Tibes. Kaugnay ito sa pagpatay kay dating Gobernador Roel Digamo ng Negros Oriental at sa Siampa. Naisampa na nga yung mga kaso mga kababayan sa Manila RTC. At ayun kay Atty. Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice, kasunod na nito yung ating inasam-asam mga kababayan, yung ating inaasam-asam na warrant of arrest laban dito kay Arne Tibes mga kababayan. At sana no, pag lumabas yung warrant of arrest kay Arne Tibes, dapat ganun din, maglabas din sila ng warrant of arrest laban dito kay Henry Tibes mga kababayan. Dahil nga sinasabi ng Department of Justice na magkasabwat itong dalawang magkapatid na ito. Kaya dapat lang magkasabay sana itong malabasan o mailabas yung warrant of arrest laban sa magkapatid na itong mga kababayan. Kasi nga kung si Arne Tibes lang, malayang malaya pa itong kapatid na si Henry Tibes mga kababayan, na sinasabi ng ating mga kababayan dyan mismo sa Negros Oriental na mas salbahe pa daw ito kay Arne Tibes mga kababayan. Nagkukunwari lang ito na nasa Negros Oriental, napaka hayahay ng buhay nito mga kababayan. Nasa isang radio station ito, ano, araw-araw halos nagsasalita ito, na kung akala mo'y napaka among tupa mga kababayan, isa daw siyang farmer daw siya, yung puso niya ay nasa mga magsasaka. Kasi nungalingan naman yan mga kababayan. At isa pa mga kababayan, nasana ba si Atty. Topacio? Bakit hindi man lang nagpakita, hindi man lang nagpa-interview sa ngayon mga kababayan? Nagtatago na ba itong si Atty. Topacio? Dahil sabi ng ating mga kababayan, pag natalo si Arne Tibes, magtago ka na, Atty. Topacio. Dahil, hindi ako nagsasabi niya na, dahil napakalaking halaga ng pira ang inilaan kay Atty. Topacio ni Arne Tibes mga kababayan. Tama ba? Malaking pira ang inilaan ni Arne Tibes pala kay Atty. Topacio mga kababayan. Hindi ako nagsasabi niya na yung ating mga kababayan no, na mga nagkuminto dito sa ating YouTube channel mga kababayan. Pati si Arne Tibes ha, ay nawala na talaga. Inahalughog na natin buong Facebook, basta lahat ng social media mga kababayan, kahit sa mainstream media, wala, hindi talaga, hindi na nagpakita ni anino malang ni Arne Tibes mga kababayan, ay natakot na. Yun ang ano mga kababayan, huwag na natin patagalin ito, sabay-sabay na natin itong panoorin. Murder, frustrated murder at attempted murder si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Tibes Jr. Kinumpirma ni Attorney Mico Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice, na nitong August 18, inihain ang mga kaso laban kay Tibes sa Korte ng Maynila. Ipinalipat na rin sa nasabing korte ang isa pang kasong murder ni Tibes noong 2019 kung saan tatlo ang namatay. Hinihintay naman ang warrant of arrest na ibababa ng korte para sa mga nabanggit na kaso. Nabatid na si Tibes ang itinuturong mastermind umano sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo nitong Marso ngayong taon. Idineklara rin siyang terorista at noong August 16 ay tinanggal bilang miyembro ng Kongreso. Yung 2019 murder case ay final na po doon sa Bayawan sa Negros Occidental. Opo. So, nandun na po yung kaso. However, we are requesting from the Supreme Court through the Office of the Court Administrator na may transfer sana dito sa Manila. Dahil po, syempre, gusto natin na neutral ground. Yung Digamo case po ay na-file na din po sa Manila. So yun po ay nasa korte na rin at hinihintayin lang din po natin ang warrant of arrest doon. Alam naman po natin yung mga facts ng kaso na yun dahil napaka-publicized po ng incident na yun. Ayun ang ano mga kababayan, ano malino yung sinabi ni Atty. Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice, na hintay na lang natin na ibaba na nga yung warrant of arrest laban dito kay Arne Tibes mga kababayan. At sana kung maglabas na ng warrant of arrest laban dito kay TTG leader Arne Tibes, sana ganun din maglabas din ng warrant laban sa kanyang kapatid mga kababayan dito kay Pride Henry Tibes mga kababayan, dahil sinasabi nga, di ba, na magkasabot itong dalawang magkapatid na ito. Sana kung maglabas sila ng warrant kay Arne Tibes, ganun din maglabas din ng warrant dito kay Fred Henry Tibes mga kababayan. Dahil nga napakadaming baril na nahukay sa kanyang
compound, mga kababayan. Kaya dapat lang, bakit ba parang napakaluwag ng trato dito kay Fred Henry Teves, mga kababayan? Dapat nauna na itong nakulong, kasi hindi nagtatago, nasa Pilipinas lang ito. At kung talagang magkasabot itong dalawang magkapatid na ito, bakit parang napakaluwag ng trato ng ating pamahalaan kay Fred Henry Teves? Eh, palagi itong nasasalita diyan sa isang radio station nga sa Negros Oriental, at pailalim pang tinitira yung ating pamahalaan niyan, mga kababayan. Yun na nga, no, mga kababayan, may ano pa, may parang napabalitaan pa tayo, natatakbo ito na pagka-congressman sa gagawing special election diyan sa Negros Oriental. Mananalo pa kaya ito, itong mga TVs na ito? Meron din mga nasasabi dito na sana isama yung kaniyang dalawang anak nitong si Arnie Teves, mga kababayan. Kasi nga pag may matira pa na mga TVs na mamumuno o nandyan sa Negros Oriental, ano, na yung may kinalaman nga sa mga patayan dyan sa Negros Oriental, ay hindi pa rin matatahimik ang buong Negros Oriental, mga kababayan. Patuloy pa rin ang kaguluhan hanggat nandyan yung mga kriminal na sinasabi nila, mga kababayan, na angka ng mga TVs. Eh, talagang walang katahimikan pa rin yung ating mga kababayan dyan. Yun ang ano, mga kababayan, hanggang dito lang muna, ano, at pasensya na sa boses natin. Medyo paos tayo ngayon dahil nga sa sama ng panahon, ubo, at yung tawag nito, ulan at araw, mga kababayan. Yun ang ano, bago ako magtatapos ay ubo muna ako. Hindi, shout out muna ako, shout out muna ako. Shout out kay LG Atilio. Sabi ni LG Atilio, hindi na dapat manunungkulan ang mga kaanak ni Teves kasi nakakatakot na sila. Yun o, di ba? Kuminto to, mga kababayan, ha. Sabi ni LG Atilio. At shout out na rin kay Neil Brian Transmonte. Sige, yung update kang kung unsa na, mga Teves, diha sa Negros Oriental, ang pangutana sa pagkakaroon, 50 pa ba ang Negros Oriental? Hindi pa 50, kasi nandyan pa nga yung mga TVs. Nandyan pa yung kapatid ni Arnie Teves, no? Hintayin na lang natin. Pwede pa kay 50. Nagawa tatag mas 50, no? Madakpan ni silang tanan. Huwag mapreso na. Shout out na rin kay Marlon Yu. Everything is God. Well, wala na tayong magawa dyan pag si Lord na ang gagawa. Kaya, mga TVs na hilaw. mga TVs na hilaw, mga maghahanda. Maghanda na lang kayo sa parusa ni Lord. Yun ang, mga kababayan, na parang ayoko magbasa, no, kahit yung boses ko video paos na. Shout out na lang, i-shout out yun lang kayo, ano. Scout Ranger, shout out, mga sinungaling tong magkapatid na TVs dapat tika lang, basahin natin ito. Scout Ranger to, nakakatakot to, ha. Dapat lang magpamilya TVs, makulong kayong magpamilya na TVs. Yun ang sabi ni Scout Ranger. At shout out na rin, no? Basahin ko, di ko na basahin yung mga inyong komento, no? Kasi parang masakit yung nalamunan ako. Sino Narciso, shout out. At kay Ruben Pacunia, shout out. Marlon Yu, Scout Ranger, tapos na ito. Kay Bonifacio Bernali, shout out. Excuse me. Ito na naman tong isang, oy. Ito, ha, si Joe Finger, ang pangalan nito ay Joe Fernandez. Halikilala ko to. Ito na naman tong isang ano na to, isa nating ano to. Napapanood ko ito, mga kababayan, ano, doon sa live ni ano, sa live ni Arnie Teves. Parang ito yun, mga kababayan, ano. Ito yung supporters, isa to sa mga supporters ni Arnie Teves, itong si Joe Finger na laging nanghihingi ng pajikas doon kay Arnie Teves. At shout out kay Bibi Suzuki. At shout out kay Snow Kitty Gonzalez. Estila Bungabong. At shout out rin kay Shells Vlog. Kay Elson Rilon. Kay Christian Nunez. Kay Alma Likyayo. Kay Jerry Narag, ay Marbs Autor, shout out. Tilma Santos, Eduardo Pulido, kay Ma'am Joyce, kay Lord Rosalie Malit. Pasensya na kayo, di ko magbabasa ng ano, ng komento, medyo masakit yung nalamunan ko. Minalin Salvador, shout out. Kay Armando Cabrera, Marlin Labaton,
Kay Idol Robert Tawadan, maraming salamat. At shout out na rin kay Marie V. Salatan. Kay Jojo Dioso Jr. Shout out ha. Jo, shout out dyan sa'yo. At yun na nga, shout out na rin kay Rodolfo Martis Diaz at Sik Nihao Channel. Yun ang ano mga kababayan, hanggang dito lang muna, medyo hindi maganda yung ating pakaramdam. Yun ang ano dahil sa samari ng panahon. Yun ang ano, hanggang dito lang muna at once again, this is Rundi TV mo. At ingat kayo lahat, God bless, Lord, isa sa atin.